Marami tayong sprocket dito mga kamex na rear at saka front, at ipapakita natin dyan kung alin yung kakasya dito. Welcome back to my channel mga kamex. Ito na yung XRM125FI. Sa mga nagtatanong na kung nagkasya ba ang sprocket na inilagay ko dito na 34 sa rear, ito ipapakita ko sa inyo mga kamex kung bakit siya nagkasya. Yan, ito yung topic natin ngayon tungkol sa mga sprocket. Yan, na tinanggal ko na kanina itong gulong mga kamex. Meron tayong mga sprocket dito. Yan mga kamex. Marami tayong sprocket dito mga kamex na rear at saka front. Ito mga iba't ibang sprocket mga kamex. Yan, at ipapakita natin dyan kung alin yung kakasya dito mga kamex, para makita nyo sa mga nagtatanong kung bakit nagkasya tong sprocket na to dito sa gulong. Ito, papakita ko na sa inyo mga kamex. At isa-isain natin ito lahat. Uunahin natin yung 34 na nilagay natin noon kasi may nagtatanong sa akin na 34 daw. Kung bakit daw nagkasya yung 34. Tinatanong nila kung meron daw ba ako tinabas o wala. At ito na yon mga kamex. Ito yung 34. Yan, 34. 420 siya. At ilalagay natin dito. Yan mga kamex. Ganyan. Kasya siya mga kamex. Yan. Wala akong tinabas. Original yan na butas niya. Walang nabago dyan mga kamex. Yung butas na mga to, apat na to. Eksakto lahat yan mga kamex. Yan. Walang natabas dyan mga kamex. Yan. Talagang kasya siya. Kasi itong sprocket na to, para sa FI to mga kamex at sa Honda, sa mga XRM. At susubukan din natin dito yung sprocket ko noon sa Web 100 Pro na Honda din. Subukan natin na ilagay dito kung kakasya din mga kamex. Ito siya. Yung XR, yung Web 100 ko noon, ito yung kanyang sprocket. 38. Yan, lalagay natin kung mga kamex kung kakasya ba siya. Yan mga kamex. Kasya naman siya. Kaya sa pagkaalam ko na mga kamex, basta sprocket sa Honda, basta pang XRM at pang Web, kakasya mga kamex. Kaya yun, pagbibili kayo, para sa Honda ang bibilihin nyo, yung XRM 125 at saka Web 100. Yun, magkakasya mga kamex para sa rear sprocket nyo sa likod. Ito din yung kanyang stock na sprocket.
30 din siya. Yan. Pareha sila. Kakasya mga mix. Yan. Kakasya sila. Kaya sakto lang mga kamix pag sa web 100. Yan yung pang web ko noon na sprocket. Sunod natin tong 36. Kung kakasya ba siya dito, tignan natin kung kakasya siya. Mga kamix, kasya siya. Walang natabas dito. Kung tignan nyo, original na butas yan. Hindi ko yan binutasan. Hindi ko yan tinabas. Yan, original siya. Sakto siya mga kamix. Kasi pang Honda ito. Pang XRM 125 ito, nice bracket. At pwede din ito sa mga web 100. Kasya din ito mga kamix. Kahit ito walang natabas dito. Minsan ito hindi kakasya itong butas na to. Dito. Hindi kakasya dito kung minsan mga kamix sa mga sprocket na nabibili natin. At kung minsan ito hindi tugma yung kanyang butas. Yung mga ibang sprocket. Kasi hindi pang Honda yun mga kamix. Kagaya nito, papakita ko sa inyo yung isa din na sprocket. Ito yung nabili ko na sprocket sa online na hindi siya kasya. Hindi ko alam, baka hindi to pang Honda. Itong 34. Tignan nyo, hindi siya kakasya. Wala. Iba talaga yung kanyang butas. Yan. Hindi tugma itong mga butas niya mga kamex. Sinubukan ko noon na butasan dito. Kasi ito yung kanyang original na butas. Ito mga kamex. Yan, tugma na siya pero mahirap pa rin magfit. Yan, kailangan pa na bawasan mo dito sa gitna, pero huwag ka nang magpakahirap mga kamex. Bibili ka na lang ng pang Honda na sprocket. Wala nang tabas-tabas doon. Salpak mo na lang na ganito. Yan. Pwede na. Ito yung talagang pang-Honda mga kamex. Dito. Basta Honda mga kamex. Pang-Web 100 at XRM 125. Parehas sila ng sprocket mga kamex. Yan, mga sprocket na nabili ko. Kasya lahat ito. Ito lang yung hindi kasya. Ito, kasya na lahat ito mga kamex. Sunod natin dun sa front na sprocket. Dito sa may makina. Meron din tayo na apat na sprocket. Yan. May apat din tayo na sprocket na para sa front. At itong sprocket na to mga kamex, itong isa na to 15 siya mga kamex, ay para din sa web ko to na bininta ko mga kamex. At ilagay natin dito sa XRM 125 natin. FI itong motor natin mga kamex.
ilagay natin dito sa FI na motor natin mga kamex, itong pang web na sprocket para sa front mga kamex kung kakasya siya. Yan, lagay natin. Yan, kasya mga kamex. At lagay natin tong kanyang lock para makita nyo kung talagang kakasya siya. Hingin natin yung kanyang tornilyo. Yan mga kamex, kasya. Kasya yung pang web 100 na front sprocket mga kamex. At ito yung original na sprocket dito sa FI natin HRA mga kamex. Ito. Yan. 420 yan mga kamex. Ito, 420. Mas manipis. Ito yung pang web ko noon na 428. Tignan nyo. Mas manipis yung 420. 428 ito mga kamex. 420 ito. Dito yung nabili ko na 420 at 420 na sprocket. Kasya din to mga kamex. Dahil nagamit ko na to sa tinap speed ko noon na 1434 combination. Yan. Kasya yan mga kamex. At ito naman yung 14 na 428. Nalagay din natin kung kakasya. Yan mga kamex, kasya siya. Basta pang Honda mga kamex. Hindi ka magsisisi pag yun ang bilhin mo. Ang Honda na Web 100 at XRM 125 na sprocket. Wala ka nang tatabasan doon mga kamex. Plug and play lang yun. At yun lang. Salamat sa mga nanood at nagtanong sa video ko. Ito na yung sagot para sa inyo mga kamex. At sa mga magtatanong pa lang, ito, panuwirin nyo itong video na to para may idea kayo kung ano yung bilhin nyo na sprocket sa mga XRM 125 FI na motor nyo. Kaya sa mga ka-FI dyan na XRM, sundan nyo lang itong video natin at malalaman nyo kung anong sprocket yung compatible sa motor nyo. Yan mga kamex, yung motor natin na FI. Yan, balik ko na ito mga kamex. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko ito ibalik. At pa-subscribe naman itong video natin.